Sir Nebb, pangungunahan ko na po kayo. Sa maniwala kayo't sa hindi ay totoong nangyari ang mga sumusunod na kaganapang ikukwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Bimboy. Ang kwentong ito ay tungkol sa pinsan kong babae na pakitago na lang sa pangalang Asia. Sa boyfriend niyang tawagin nating Darnell at sa manliligaw ni Asia na itago niyo sa pangalang Jeno. Uumpisaan ko ang kwento kay Asia. 7 taon ang gap namin ni Asia pero hindi ko siya tinatawag na ate. Dahil mas nakakatanda ang mami ko kaysa sa daddy niya. Dito kasi sa probinsya namin ay yung edad ng parents ang pinagbabasihan kung sino ang tatawag ng ate o kuya sa magpipinsan. Flight attendant si Asia. Matangkad, sexy, maputi, maganda. Marami na siyang naging boyfriend na iba't ibang lahi. Pero hindi sila nagtatagal. Mas gusto pa rin daw niya ang Pinoy. Pero dahil medyo sabihin na nating playgirl yon, eh wala talagang tumatagal na relasyon sa kanya. Not until nakilala niya yung classmate kong si Darnell. Birthday ko yon. Invited ang ilang kaklase at prof ko sa college. Friendly naman kasi akong tao kaya marami akong bisita sa 20th birthday ko. Kasama nga roon yung classmate kong si Darnell at yung staff ng admin office na si Sir Jeno. Sir Nebb, dumating din si Asia sa birthday ko. Surprise nga yung pagdating niya dahil kagagaling lang niya sa airport at dumiretso siya sa bahay namin para i-greet ako at makasama na rin ang iba naming kaanak. Pansin na pansin agad ng classmates at prof ko si Asia kasi para nga raw beauty queen. Katrio na nga yung tawag sa kanya ng classmates ko kasi para daw naglalava walk noong pumasok sa gate namin. Basta scene stealer talaga si Asia simula noong dumating siya. Mapababae o lalaki ay talagang na starstruck sa kanya. At bago matapos ang araw na yon, dalawa sa mga bisita ko ang nagpaalam sa akin kung pwede bang ligawan si Asia. Sina Darnell at si Sir Jeno nga. Ako naman sabi ko ay kay Asia sila magpaalam. Pero sabi nila ay out of respect lang sa akin kaya sila nagpapaalam. Pero nasabi na rin nila kay Asia. By the way Sir Nebb, magkahiwalay na nagpaalam sa akin yung dalawa. Kaya sa tingin ko ay hindi sila aware na pareho nilang gustong digahan ang pinsan ko. Ang nakakatawa lang doon, sabi ni Sir Jeno, sana raw ay sabihin ko sa kanya kung may ibang nanggaling sa university na nagka-interes kay Asia kasi kakausapin daw niya para ipaubaya na lang sa kanya. Medyo may edad na raw kasi siya at nangangailangan na talaga ng mapapangasawa. Eh alang nga namang snitch ko si Darnell. Tsaka wala naman siyang magagawa kung hindi siya magustuhan ni Asia. Kahit bakuran pa niya ang pinsan ko ay hindi siya magtatagumpay. Tumawa lang ako at umoo. Naunang magpaalam si Darnell sa akin at feeling ko ay nakita lang yon ni Sir Jeno. Kaya niya ginaya. Tapos tinitignan niya kung sasabihin kong manliligaw din si Darnell kay Asia. Eh anong paki ko sa kanila? Hindi ko naman alam na magiging sobrang seryoso ng love triangle nila. Pagkatapos ng birthday ko at nagbalik na kami sa university, ay naging sobrang lapit sa akin ni Darnell. Textmates daw sila ni Asia at madalas pang mag-video call sa messenger. Pagbalik daw ni Asia mula sa Singapore, ay magde-date sila. Nagtatanong siya sa akin ng mga paborito ng pinsan ko. Doon pa lang alam ko na sasagutin siya ni Asia. Hindi yun nag-entertain ng hindi niya type. Pero bukod kay Darnell ay isa pa si Sir Jeno na nagulat na lang ako dahil nalaman ang number ko. Tanong ng tanong kung busy raw ba si Asia. Kung hindi raw ba talaga sumasagot sa mga text at PM. Kung nasa Pilipinas pa raw ba. Sinabi ko na lang na baka busy kaya hindi siya nakakausap. Tuwang-tuwa pa si Sir Jeno dahil inaccept daw ni Asia ang friend request niya. Tapos finalo back pa siya sa ibang social media. After a week ay nagulat na lang ako na nag-text ng nobela sa akin si Sir Jeno. Nakita raw niya sa Instagram na may picture na magkasama sina Asia at Darnell na napaka-sweet. Bakit daw hindi ko sinabi na dinidiskartehan ni Darnell si Asia? Hindi na lang ako nag-reply Sir Nebb.
dahil feeling ko noon ay mainit na mainit ang ulo niya at hindi siya makikinig sa kahit na anong paliwanag ko. Kinahapunan ay nag-text sa akin si Darnell at sinasabing nakakatakot daw palang maging girlfriend si Asia dahil ang daming nagagalit. Ang dami raw nag-PM sa kanya pagkatapos maipost ang pictures nila. May mga nag-send pa raw ng sex video ni Asia at sinabing exhibitionist ang pinsan ko. Nakakawalang gana raw kapag ganoon. Sa tono ng pananalita ni Darnell ay parang gusto na niyang hiwalayan si Asia. Wala rin akong masabi sa kanya tungkol doon, lalo pa at wala naman talaga akong alam sa mga gawain ni Asia. Nagulat lang ako na may sex videos pala siya. Ilang araw ang nagdaan at si Asia naman ang nangungulit sa akin. Tanong ng tanong kung ano raw ang mga gusto ni Darnell. Susuyuin daw niya dahil parang nanlalamig na sa kanya. Gulat na gulat ako noon, Sir Nebb. First time na naghahabol si Asia sa lalaki. Hindi niya ako tinantanan ng kakatek sa tawag para lang matulungan ko siya kay Darnell. Sabi ko pa nga ay baka ginagayuma na siya dahil patay na patay siya roon sa kaklasiko. Tumawa lang siya. Pero Sir Nebb, feeling ko talaga noon ay ginagayuma na nga siya ni Darnell. Kasi kagaya nga ng sabi ko, maraming nagkakagusto kay Asia at parang imposible na makita ko siyang naghahabol sa isang lalaki. Hindi pa nasiyahan si Asia sa mga chat at tawag niya sa akin tungkol kay Darnell. Nagulat na lang ako na isang araw ay naroon siya sa amin. Halos once in a blue moon kung bumisita sa amin si Asia dahil nga sa trabaho niya. Pero nakakagulat na nakagawa siya ng paraan para puntahan ako dahil lang kay Darnell. Sinabihan ko uli siya noon na baka ginagayuma na siya ng kaklasiko dahil first time niyang mabaliw-baliw sa lalaki. Aba, nagalit ba naman? Hindi raw siya magagayuma ni Darnell dahil meron siyang pangontra. Pero yun talagang way niya ng pagsasabi noon ay parang galit na galit siya pero nagtitimpi lang. Parang hindi siya yung pinsang nakilala ko dahil sa pagiging desperada niya. Hindi niya talaga ako tinigilan sa kakatanong tungkol kay Darnell. Kaya sagot lang ako ng sagot ng mga nalalaman ko. Yun namang mga hindi ko alam ay sinasabi ni Asia na okay lang daw dahil malalaman din naman niya. Sobrang weird niya talaga nung araw na yon, Sir Nebb, na ultimo parents ko nag-usisa sa akin pagkaalis niya. Kahit sila ay takang-taka sa mga kinikilos at pinagsasabi ni Asia. Kahit sila ay naisip na ginagayuma nga siya ni Darnell. Nalaman ko na lang na going strong ang relasyon ni Darnell at Asia. Yung mga sinasabi noon ni Darnell na na-turn off siya sa pinsan ko dahil sa mga video nito ay tinatawanan na lang niya. Hindi siya nagkukwento pero halata kong may nangyayari sa kanila. Napapadalas ang posting ni Asia ng mga gala nila at hindi na rin siya nagtatagal sa mga trip niya sa ibang bansa. Noon kapag may libreng oras si Asia ay nasa ibang bansa siya para mamasyal. Magbula nang maging sila ni Darnell ay parati na siyang nasa bahay ng mga ito. Para na nga silang nagli-live-in. Tuwang-tuwa naman yung parents ni Darnell kasi masipag at magalang daw si Asia. Tapos professional pa. Anyway, napansin ko rin naman na head over heels din si Darnell kay Asia. Nag-part-time talaga siya sa Jollibee para lang may panggastos sa mga lakad nila ni Asia. Nahihiya raw kasi siya na madalas ay si Asia ang gumagastos sa mga gala nila. Nag-aambag din daw sa bahay nila si Asia kaya gusto niya ay siya rin. Sa puntong yon, Sir Nebb, ay hinihintay ko na lang kung kailan nila sasabihin na magpapakasal na sila dahil nga mukhang mahal na mahal nila ang isa't isa. Ilang buwan pa ang nagdaan at parang nagkakalabuan na naman yung dalawa. Naaalala na naman akong kulitin ni Asia dahil nanlalamig na naman daw sa kanya si Darnell. Wala akong maipayo sa kanya, Sir Nebb,
kasi malay ko ba kung anong problema ni Darnell sa kanya. Si Asia na mismo ang nagsasabi na gustong gusto siya ng parents ni Darnell, na nagmamahalan silang dalawa tapos nagkakalabuan na naman. Kinausap ko rin naman si Darnell kasi syempre pinsan ko si Asia at babae siya. Kahit naman may hinala akong ginagayuma lang niya ang pinsan ko, ay hindi naman ako papayag na pagkatapos ng lahat ay maaagrabyado pa yung kamag-anak ko. Kaya lang ay naguluhan lang ako sa sinabi ni Darnell. Hindi raw niya malaman kung bakit parang nawawalan siya ng gana kay Asia. Pero hindi naman niya kayang iwanan ito. Naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. Dahil noong mga nakaraang araw daw ay nakausap niya yung ex niya at parang mahal pa rin daw niya ito. E di syempre nagalit ako kasi hayagan niyang sinabi na may iba siyang mahal. Pero sabi naman niya uli ay hindi niya kayang iwan si Asia. Huwag daw akong mag-alala dahil mahal na mahal niya yung pinsan ko. Ilang araw pa ang nagdaan. Isang gabi ay umiiyak na tumawag sa akin si Asia. Sunduin ko raw siya sa bahay ni Darnell dahil inaaway siya ng parents ni Darnell. Sugod agad ako kasama si na mama. Pagdating sa bahay nila Darnell ay nakita kong nasa may gate si Asia. Tapos sa loob ng bahay ay nagsisigawan si na Darnell at mga parents niya. Nung tumigil yung tricycle namin sa tapat ng gate nila, ay sumilip yung tatay ni Darnell. Tapos ay lumabas at galit na dinuro si Asia. Sabi niya ilayo raw namin si Asia sa anak nila dahil pinagluloloko lang daw ni Asia ang buong pamilya nila. Si Papa mahinahong nakipag-usap at nagtanong kung ano bang nangyari. Narinig ko pa sa loob ng bahay nila si Darnell at mga kapatid niya na nagtatalo-talo tungkol kay Asia. Pinaghihiwalay na nila yung dalawa pero si Darnell ang ayaw. Noong natapos na sa pag-uusap si Papa at tatay ni Darnell, ay humingi ng pasensya si Papa. Tapos binitbit yung mga gamit ni Asia. Pinasakay na siya sa tricycle kahit ayaw niya. Iyak siya ng iyak at tinatawag si Darnell habang nagsosorry din sa Papa ni Darnell. Gulong-gulo ako sa nangyayari, Sir Nebb. Pero sabi ni Papa ay sa bahay na lang namin pag-usapan dahil pagsasabihan din daw niya si Asia. Papupuntahin din daw ang parents niya na nasa Bulacan. Sir Nebb, pagdating sa bahay ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ni Papa. Ilang araw na raw ang nakakaraan ay nakita ng mama ni Darnell na may nilalagay si Asia sa inumin at pagkain nila. Naghinala ng hindi maganda yung mama ni Darnell, kaya palihim na hinalungkat ang mga gamit ni Asia at may nakitang mga papel na may nakasulat na Latin. May mga pulang kandila rin daw tapos pictures noong mag-anak. Nung patignan daw sa isang matanda yung mga yon, ay sinabi nitong pinapaamo ni Asia yung pamilya ni Darnell para magustuhan siya at malamang ay ginagayuma rin daw niya si Darnell. Ang hirap maniwala na si Asia pa ang nanggagayuma kay Darnell. Kaso umamin si Asia na totoo yun, sa kondisyon na hindi natatawag at magsusumbong si Papa sa parents niya. Ginayuma daw niya si Darnell noong unang beses na nagtangka itong makipaghiwalay sa kanya. Mahal na mahal lang daw talaga niya yung kaklasiko, kaya niya nagawa yun. Ginayuma rin daw niya ang pamilya ni Darnell. Hindi raw kasi siya gusto ng mga yon, lalo na ng parents niya, dahil nalaman ang tungkol sa sex video niya. Inistalk pa raw siya ng isang kapatid ni Darnell sa social media, kaya maraming nalamang kalukuhan niya. Sabi ni Mama, ang alam daw niya kapag nalaman ng tao na ginagayuma siya ay mawawala yung bisa noon. Kaya malamang ay nawalan na rin ng bisa ang ginawa niya kay Darnell. Umuo si Asia, kaso ay ramdam daw niya na minahal na rin siya ni Darnell
kaya kahit nawalan ng epekto yung gayuma ay mahal pa rin siya nito. Pinagsabihan siya ni Papa na tigilan na si Darnell dahil nakakahiya sa pamilya nito at sa ibang tao ang ginagawa niya. Kapag daw nang gulo siya ay isusumbong siya sa parents niya. Mga ilang araw ang nagdaan ay nalaman kong kinakausap ni Sir Geno si Asia. Dinidiskartihan siya kasi nalaman niya na hiwalay na sina Asia at Darnell. Tapos nalaman ko rin na parang nagiging malapit na ulit si Darnell at yung ex niyang tawagin na lang nating Sheena. Kaso Sir Nebb, napansin ko naman na parang malungkutin si Darnell. Naging ilag siya sa akin dahil sa nangyari sa kanila ng pinsan ko. Akala ko tapos na roon yung gayuma effect nila. Kasi si Asia bihira na lang din umuwi sa Pilipinas at hindi na nag-uusisa tungkol kay Darnell. Tapos ganoon din si Darnell sa kanya. Hanggang sa nagulat na lang ako sa nabalitaan ko. Si Darnell daw nasiraan ng ulo. Bigla na lang daw lumayas sa bahay ng mga ito. Pagkatapos ay hinuli ng mga tanod kasi nagpapagala-gala ng hubot-hubad. Binabanggit daw nito yung pangalan nina Asia at Sheena. E di galit na galit yung parents niya kasi epekto raw ng panggagayuma ni Asia yung nangyari sa anak nila. Bumalik naman sa wisyo si Darnell. Kaso ay paminsan-minsan hindi raw ito makausap ng matino. Hanggang sa nagtaka na yung pamilya niya kung sino si Sheena at bakit siya hinahanap ni Darnell. Ayon daw at umiiyak na nagsorry si Sheena. Ang nangyari pala Sir Nebb, ginagayuma rin pala ni Sheena si Darnell para maagaw niya ito kay Asia. Naghysterical na yung mama ni Darnell dahil doon. Sabi raw kasi noong matanda na nakausap nila noon tungkol sa panggagayuma sa kanila ni Asia, nababaliw nga raw ang isang tao na ginayuma ng dalawang magkaibang tao. At yun nga ang nangyari kay Darnell. Tapos parang kahit tinigil na ni Asia at Sheena yung panggagayuma, ay may epekto pa rin yun kay Darnell. Sir Nebb, kung pamilyar kayo sa mga video ng mga lalaking nahuhuling nagsasarili sa jeepney noong mga nakaraang taon, isa si Darnell sa na-videohan na gumawa noon. Parang naging manyak siya, tapos nawawala nga sa sarili paminsan-minsan. Hindi na siya nakapag-aral kasi inadmit na sa mental hospital. Grabe yung galit ng pamilya niya kina Asia at Sheena. Si Asia hindi na umuwi sa Pilipinas nung mangyari yon. Tapos wala akong balita kay Sheena. Akala namin kaya hindi na umuwi si Asia ay dahil sa hiya sa pamilya ni Darnell. Kaso noong Christmas ng 2019, magkausap kami through video call. May sinabi siya sa akin. Natatakot daw siya kay Sir Geno. Sinusubukan pa rin daw kasi siyang paibigin ni Sir Geno. Siya naman daw ang ginagayuman nito, pero hindi tumatalab dahil may poder siya. Grabe Sir Nebb, ang dami palang alam ni Asia sa mga dark arts. May kaibigan daw kasi siyang ground attendant na Indiana na may alam nga sa mga ganoon. Yun daw ang tumulong sa kanya na magayuma si Darnell at pamilya nito. Yun din daw ang nagpoder sa kanya para maprotektahan siya laban sa gayuma ng mga taong patay na patay sa kanya. Kagaya nga ni Sir Geno. Kaya lang ay malakas daw ang gamit ni Sir Geno, kaya natatakot siyang umuwi. Sabi raw kasi sa kanya noong Indiana ay kung hindi siya magayuma ni Sir Geno ay patutulugin siya nito oras na magkita sila at saka siya gagalawin. Bukod pa roon ay nalaman din ni Asia na si Sir Geno ang nagsulsol kay Sheena na gayumahin si Darnell para maagaw ito sa kanya. At noong naghiwalay sila ni Darnell ay balak pa raw sana siyang balikan ito. Kaya ang ginawa ni Sir Geno ay kinulam na ng tuluyan si Darnell. Siya ang dahilan kaya nagbago ang ugali at pag-iisip ni Darnell. Ganoon katindi ang obsesyon ni Sir Geno kay Asia. Binlock na nga raw niya sa lahat ng social media niya si Sir Geno. Nag-deactivate na rin siya sa ilan dahil nga hinaharas na siya. Nalaman daw kasi ni Sir Geno
na ginayuma rin niya si Darnell. Kaya medyo may galit na ito sa kanya. Sabi ko nga ay idemanda niya. Kaso ayaw na raw niyang palakihin pa ang problema dahil kasalanan din naman niya ang nangyari. Sa ngayon, Sir Nebb, may asawa ng kano si Asia. Si Sir Geno rin daw ay may asawa na patay na patay sa kanya. Malamang ginayuman niya rin yon. Si Darnell naman, sa pagkakaalam ko, nakalabas na ng mental hospital at nakatira na sa probinsya nila. Sabi ng ilang nakakakilala sa kanya, may maintenance medicine daw si Darnell kasi minsan ay nawawala pa rin sa sarili. Grabe yung nagawa ng pagkakagusto ni na Darnell at Sir Geno kay Asia. Gumulo talaga yung buhay noong dalawa. Lesson na rin yun na huwag basta-basta manggagayuma dahil iba-iba pala ang nagiging outcome noon. Sa totoo lang, Sir Nebb, ay nalulungkot ako sa nangyaring yun. Kasi kung hindi lang nang gulo si Sir Geno at yung Sheena, siguro masaya nang nagsasama si Darnell at yung pinsan kong si Asia. Kasi nung una naman, ramdam na ramdam ko na totoong nagmamahalan silang dalawa. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na rin po yung mga hindi pa nakasubscribe. Patiin ko lang po ng belated happy birthday dapat kahapon kaso hindi ko agad nakita. Happy birthday po kay Ma'am Nina Lucero Tortogo. Shoutout na rin po kay Sir RJ Icon at IC. Muli po, happy birthday Ma'am Nina Tortogo. Sunod po, batiin ko lang si Sir Jeremy at Ma'am Lizelle ng Bulacan. Tapos shoutout na rin sa Gutierrez family na palagi raw nakikinig sa ating channel. Uy, maraming salamat po. Muli po, shoutout kay Sir Jeremy at Ma'am Lizelle, pati na rin sa Gutierrez family. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito, mga kapasta. Muli po, ako po si Nebb Qerro. Magandang gabi po sa inyong lahat.